Magandang araw sa lahat at welcome sa isang video patungkol sa Southeast Asia, partikular sa kapuluang Timog Silangang Asya o Island Southeast Asia. Ako si Abogado Robert John Donesa, isang propesor ng kasaysayan. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang Island Southeast Asia, mga kaalaman patungkol sa geography, environment, and cultural zones ng Timog Silangang Asya, partikular sa kapuluang Timog Silangang Asya. Tandaan, mga piling kaalaman lamang ito dahil alam nating lahat na malawak at malalim ang domain ng information o knowledge domain ng kapuluang Timog Silangang Asya. So ang ating gagawin ngayon ay parang survey lamang o pangkalahatang pagtatalakay sa mga geografiya, kapaligiran at mga zones pangkultura sa Timog Silangang Asya. Una, nandito yung mapa at makikita natin sa kanang bahagi sa ibabaw ng mapa ay ang mapa ng buong mundo na nakabilog siya. At ang gitna sa loob ay makikita natin ang mapa ng Timog Silangang Asya. So, eto naman sa gitna ay malakihan at tinakpan ko na lamang ng mga letrato ng mga mananayaw na mga Asyano ang mainland Southeast Asia o yung Timog Silangang Asya na nakakabit sa mainland Asia, kasi ang ating focus ng discussion sa araw na ito ay ang island Southeast Asia. So yung mga kapuluan ng Timog Silangang Asya. So makikita dyan na may mga kapuluan talaga, no? Kasi malawak yung katubigan, lalong-lalo na yung karagatang Pasifiko, tapos dito sa Timog Silangang Asya, nandito yung Celebes at iba pang mga karagatan, no? Nandito din sa bahaging west ang West Philippine Sea. So malawak talaga, isa itong archipelago. Sa katunayan, ang Southeast Asia, lalong-lalo na yung kapuluang Southeast Asia, ay ang pinakamalaki na archipelago sa buong mundo, sa buong daigdig. Pasadahan natin ang description ng ating mga manunulat patungkol sa Southeast Asia. Southeast Asia consists of 11 countries that reached from eastern India to China and is generally divided into mainland and island zones, the mainland being Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, and Vietnam, is actually an extension of the Asian continent. So, nakalagay dyan na ang ating lawak ng kalupaan ay mula sa bansang India, boundary yon, hindi kasama ang India pero boundary sila, and then papuntang hangganan ng China. Hindi kasama ang China pero boundary ng China. So ito yung ating hangganan pagdating sa mainland Southeast Asia. So makikita natin yung, kung klaro sa inyo ang mapa, nakadilaw ang Myanmar o dating Burma, no? And then nandiyan din napakitna yung Laos, yung dilaw na parang malabnaw yung pagkadilaw, no? Laos.
yung Thailand, yung parang pink, at saka purple naman yung Vietnam, tsaka brown yung Cambodia. Makita nyo sa mapa kung nasusundan nyo, no? At may bahagi ng Malaysia na nasa mainland. Itong parang may isthmus dito, no? Itong bahagi nakabuntot na lupa na kulay blue, yan yung Malaysia, no? Konektado siya sa Thailand na kulay pink naman, no? At ang Malaysia ay may bahagi na kakarugtong ng mainland, Southeast Asia, at meron din siyang offshore o iba yung dagat na Malaysia, kulay blue silang lahat. Kulay green naman yung buong Indonesia na ngayon ay archipelago na o kapuluan na, no? At makikita din natin ang kapuluan ng Pilipinas na kulay pink, no? At yung ka-blue-bluehan dyan, yung mga ating mga ka-verde, ay ka-kulay blue ay katubigan na yan, no? Maging tubig man yan ng West Philippine Sea, Philippine Sea, o kaya Pacific Ocean, o kaya Indian Ocean, at Celebesi, katubigan na yung kabuuan ng mga blue, no? So, exciting ang ating rehiyong inaaral. Sa katunayan, ito yung rehiyon na paraiso ng mga nag-aaral ng geology o geolohiya at saka geography, no? Geology kasi talagang very dynamic ang area, no? Maraming mga areas na talagang still processing, no? Developing, no? At very dynamic ang pag mga movements ng earth dyan, no? At lalo na yung mga crusts ng earth nagbabanggaan dyan, no? Very lately, no? Yung Taiwan ay nilindol, no? At ang kabuuan ng Pilipinas ay talaga namang nasa Pacific Ring of Fire, no? At saka volcanic ang karamihang pinagmulan ng mga isla dyan, no? Sa Southeast Asia, sa archipelagic Southeast Asia. So medyo tropical, mainit, kasi nasa equator, nasa gitna siya ng mundo, ng Earth, no? Directly napailalim sa sinag ng araw, no? Ang Philippines ay just above the equator, no? Nadadaanan ng bagyo lagi, nasa typhoon belt ang Philippines, kahit yung most of Southeast Asia, karamihan sa Southeast Asia, di dinadaanan ng bagyo, ang Philippines ay nadadaanan, no? At mabulkan, no? Maraming mga active volcanoes, no? So kung mabulkan, medyo challenging ang paninirahan sa mga regyon na to. Kaya sinasabi ko, very, very paradise ito para sa mga nag-aaral ng geology, geography, at iba pang larangan ng earth science, no? Kasi talagang diverse, no? Kahit sa environment, no? Sobra yung biodiversity ng region na ito. So paraiso ang ating napiling topic ng ating discussion, no? So may mga Muslim, no, Islam sa Southeast Asia. In fact, itong larawang ito ay sa mga Maranao ito, no, kung saan ako nag-aral noon mula 1993 hanggang 1997 sa Mindanao State University sa Marawi City, no? And so natural sa cultural zones natin, Muslims can be found in all countries, no? But most significant populations are in southern Thailand, western Burma, no? The Cham people of central Vietnam, and Cambodia are also Muslims, no? There are 13 Muslim tribes in the Philippines. And Indonesia and Malaysia has the greatest concentration ng Muslims sa buong mundo.
No? So majority sa Southeast Asia, lalo na sa island Southeast Asia, ay followers ng Islam o tinatawag nating Muslims. No? They are Southeast Asian in terms of culture, no? In terms of traditions, Southeast Asian kung Southeast Asian talaga sila. Pero in terms of religion, they are followers of Islam o mga Muslim. No? So, yung mga island Southeast Asia, itong mga bansa na makikita natin yung kanilang mga bandila sa ating slide, no? Includes Malaysia, Singapore, no? Indonesia, Philippines, Brunei at ang bagong East Timor, no? Or Timor Leste, no? At ang larawang ito ay personal kong kuha sa pinakadulong probinsya ng Pilipinas, lalong-lalo na ng pulo ng Luzon na nakaharap na sa Pacific Ocean, no? Ang papuntang Catanduanes, no? Catanduanes, yung papuntang port ito ng Catanduanes. So, talagang pinaka mode of transportation ay pagbabarko, no? O sa mga lumang panahon, pagbabangka at pagbabalangay, no? Kasi talagang pulo-pulo ang ating bansa, no? Hindi tayo yung isang sa Pilipinas, ha? Hindi tayo isang buo, no, na bansa, kundi binubuo tayo ng mahigit 7,000 kapuluan. Sabi nga nila, walang pangalan ang marami sa mga kapuluan natin, no? At walang tao, no? Sa Pilipinas, halos kalahati lang ng mga kapuluan natin ang may tao at may pangalan. At palawakin pa natin ito, palakihin pa natin ito, buong Southeast Asia, ay yung Indonesia, Malaysia, kapuluan kung kapuluan yun, no? Ang Indonesia ay mas malaki sa Pilipinas, no? 7,000 lang yung Pilipinas, ang Malaysia lampas-lampas, no? Ang Indonesia lampas-lampas, no? Virtually all of Southeast Asia lies between tropics. And so there are similarities in climate as well as in plant and animal life throughout the region. Temperatures are generally warm and it is, although it is cooler in the highlands. Totoo ito, no, dahil nasa gitna sa equator tayo, ang Philippines nasa ibabaw ng equator, ang Indonesia at ibang bahagi ng Malaysia ay nasa baba ng equator, but technically sa equator ay direct yung sinag ng araw, no? So we are called tropics, no? Tropical islands, no? Nasa tropics, no? In between tropics kasi. So mainit ang karamihan sa Southeast Asia, mainit, no? Walang lugar na hindi mainit, halos liban sa mga nasa taas na altitude tulad ng sa Baguio, no? Tulad ng sa Tagaytay, no? Medyo nasa higher altitude sila, medyo maganda yung kanilang temperatura, no? Pero sa lowlands, sa mga kasyudadan, kalungsuran, no, na nasa lowlands, ay mainit, maalinsangan, no? At hindi ito iba, no, kasi nagpunta ako ng Thailand, no, very recently lang, this year 4 times. So mainit ang Thailand, no, and mainit yung buong Southeast Asia halos, no. Pero may mga similarities, I can confirm na yung mga halaman natin, mga puno, no, mga damo, no, ay may similarities. Di ba na lang doon kay yung na delimit ni Alfred Wallace, no, na
mayroong bahagi ng Southeast Asia na na-delimit ni Alfred Dulles. Pagtawid mo sa papunta ng Australia, no? Eh medyo ano na, iba na yung kanilang biodiversity, no, mga halaman at mga plants, no? Iba na. Na-delimit yan ni Alfred Wallace, no? I-research niya yung Wallace line, no? Kasi yun yung parang boundary ng biodiversity ng Southeast Asia at saka ng papuntang Australia, no? Ayan. At gusto kong i-verify yan. Isang araw madalaw ko yung lugar na yan kung saan strange na iba yung group of plants here, magkakapare-pareho mula Philippines, Mindanao, no? Indonesia, papuntang Thailand, ganun. Tapos mula dito sa Alfred Wallace line, papuntang Australia, iba na yung biodiversity, no? Ayan. Titingnan ko yan isang araw. No? Ano kaya yung nakita ng naturalist at biyaherong si Alfred Wallace na ano niya, na hinuha niya yung Wallace line, na conceptualize niya yung Wallace line. Okay. Oy, larawan yan ng pagkain sa isang karinderya sa Thailand kung saan ako kumain, no? At kinakain nila, pinapapak nila yung gulay na hilaw, no? At mayroon din silang rice at chicharon, no? Pinapapak nila yung kangkong, yung repolyo, no, na hilaw, no? Ayan. So, wala lang, sinama ko lang yung letrato diyan kasi natutuwa ako na maaari pala yung gulay na yan ay ulam na pala. Ulam, hilaw with rice, no? Tsaka maanghang. Mahilig yung mga Thai people sa maanghang. Maanghang yung ulam nila. At natutuwa ako kasi tapat lang ng karinderya na yan ang 7-Eleven. No, Western naman yung mga food na meron doon, sugary at saka frozen, no? Tsaka manufactured, no, to last. Ito, araw-araw nagluluto sila. So, doon ako sa tapat, sa karinderya, sa Ayutthaya, Thailand, no? Bago ako namasyal sa mga templo, sa mga ruins sa Ayutthaya, ay nagstay muna ako at kumain sa isang karinderya na very local. Kasi sabi nga nila, kung nais mong makilala ang isang lahi tulad ng nais kong makilala ang mga Thai, ay kumain ka sa kanilang palengke at kumain ka sa kanilang mga karinderya. Ayan, at nasubukan ko naman talaga, no? At saka very hospitable yung mga waitresses at yung nagluluto, no? Very willing sila na i-describe, ilarawan ang kanilang mga panindang ulam at kultura nila, no? Sa pagpapatuloy, many sea and jungle products are unique to the region and were therefore much desired by international traders in early times. For example, several small islands in eastern Indonesia were once the world's only source of cloves, nutmeg, and mace. Ayan. Totoo ito, no? Yung Spice Islands, no? Halos nag-lead ito sa discoveries on the lens of the Europeans, sa discoveries, for example, ng Philippines, sa paningin ng mga Europeans, no? And other places, no? The Portuguese also explored, no, Southeast Asia because of this cloves, nutmeg, and mace, among other spices. Kaya Spice Islands ang tawag nila sa Moluccas, no? Ayan. And other products, no, yung mga rubies, no, from the countries like Burma, no, Myanmar, ganon,
mga yung ivory tusks, no, from Southeast Asia mainland, and sa atin mga cinnamon, no, nutmeg, cloves, no, at marami pang iba, no, na collectively tinatawag silang spices, no, kahit may mga other products na nandoon, tulad ng mga gold, pearls, no, even slaves, spice trade na yung kabuuan sa katawagan, no, pepper, ginger, cinnamon, as I've said, no, at iba pang mga products mula sa Southeast Asia na in demand sa Europe. No? In addition pa dyan yung mga galing sa China, mga lacquer wares, mga Ming Dynasty wares, no, mga porcelain wares, no, silk. No? So, sinama-sama na yan, tinawag na nila yan na the spice trade. No? Ayan. The entire region is affected by monsoon winds, which blow regularly from northwest, and then rivers to blow from southeast. No, so affected tayo sa monsoon winds. No, it mga habagat, no, mga hanging amihan, habagat. No, so we are affected. No, in fact, yung mga kahit sa kultura affected tayo. No, affected tayo kasi we plant rice, no, so we will be waiting for the rain waters, no, before we plant rice. Tatanim kasi tayo, agriculturally based kasi ng ating ekonomiya, so affected tayo sa mga monsoon winds, no, and monsoon tides and rains. This wind system bring fairly predictable rainy seasons. And before steamships were invented, this wind system also enabled traders from outside the region to arrive and leave at regular intervals. So, syempre, kailangan nakabase ito sa takbo ng hangin. Kung ikaw ay pauwi ng Mexico sa iyong galyon, timingin mo na ang direction ng wind ay papunta doon sa Mexico, no? At kung ikaw naman ay papuntang Pilipinas, dala-dala yung product ng Mexico, pati budget ng Philippines, no? Tatawid ka ng Pacific Ocean, eh timingin mo din ng ang direction ng winds. So, traders, so yan yung sa Pacific Exchange, no? Yun namang sa other regions ng West Philippine Sea, from China, for example, to Vigan, from China to Manila, from Butuan to China, from Cebu to China, from Sulu to China, binabase din siya sa monsoon winds. So, transportation in and out of Southeast Asia is affected by monsoon winds. No? Ganun din yung mga papuntang Molokas, no, mula sa India, no, papuntang Molokas mula sa iba't ibang bahagi ng Europe and Asia, kailangan nilang ibabase din nila sa monsoon winds para mas mabilis at safe ang kanilang biyahe. No? So, yun yung geography and environment sa Southeast Asia. Because of this reliable wind pattern, Southeast Asia became a meeting place for trade between India and China, and these are the two great markets of early Asia. True, no? At klaro ito sa Singapore, where all the four winds blow, sabi nga nila. Klaro, maliwanag ito sa kaso ng Singapore na may winds coming from India, bringing in, nagdadala ng mga Indian sa Singapore. May winds coming from the north, nagdadala ng mga Chinese sa Singapore. May winds coming from the south, nagdadala ng mga
Malaysians sa Singapore, and even nagdadala ng mga British sa Singapore, nagdadala ng iba't ibang lahi, no? So Singapore become the melting pot, no, of Chinese and Indian traders, no, and even Southeast Asian traders and the West, no. Okay, ganun din sa Philippines, no. Philippines, because of the galleon trade, no, we have trading with Spain via Mexico, no, we have and dahil ang mga dinadala sa Mexico ay mga Chinese products, we need to have feeder trade with Chinese, with Southeast Asians, no. Ayan. So parang naging trading, naging melting pot din ng Philippines. Ganun din yung area ng yung Indonesia, Malaysia, kung saan dadaan ang trade, no. Indeed, no, yung Malacca Strait, no? Strait of Malacca, no, talagang trade area siya. So very strategic ang Southeast Asia. Kaya nga ang West Philippine Sea ngayon ay pinag-aagawan ng mga ng China and the Philippines and other claimants such as Taiwan, Malaysia, Indonesia, no? Vietnam. Kasi these are trade routes, no? Halos 1/4 sa world trade dadaan sa area ng West Philippine Sea, no? And whoever controls the area will become rich, no? Ayan yung naging problema natin ngayon, no, sa West Philippine Sea. The islands of maritime Southeast Asia can range from very large. For instance, Borneo is a very large island. Sumatra is a very large island. Java and Luzon, no, to tiny pinpoints on the map, no? Indonesia is said to comprise 17,000 islands. Mga maliliit yung iba, bato-bato na lang yung iba, mga rocks formation. Mga caves, mga sandbars, no, yung iba walang pangalan, no? Pero yung iba naman malalaki tulad ng Borneo, is a large island. 10 of the 10 largest islands in the world, no, kasama ang Borneo, Sumatra, Java, and Luzon sa top 10 largest islands in the world. No? And also, because of the interior of these islands were jungle-clad and frequently dissected by highlands, land travel was never easy. So the challenges are here. No? Isla-isla na nga siya. We are composed of so many islands. Tapos yung mga islands pa is forested, heavily forested. So can you imagine na it's difficult to go to that country kasi puro siya islands. Plus ang mga malalaki niyang island is jungle clad o heavily forested. Masyadong malaki, maraming gubat. To the point na na-isolate yung mga settlements. At saka may mga mountains pa, no? At ang classic example niyan ay ang Manila Bulacan area and then Pampanga, no? Dahil sa kakapalan ng mga kagubatan noon, ang Pampanga ay may sariling wika na hindi pareho sa kapitbahay na Bulacan, na Tagalog yung wika. Kapampangan Tagalog, magkakapitbahay pero iba-iba yung development nila, no? Kasi nga jungle clad. Puno tayo ng makakapal na kagubatan. Naitanong ko na yan noon, eh, no? Sa mga mag-aaral ko, no? sa Philippine history, na paano mo pamunuan ang Philippines, no? Kung ikaw ay mananakop tulad ng Espanyol o Hapon o Amerikano. Paano mo pamunuan ang Philippines, no? Na may 7,000 isla magkakahiwa-hiwalay at ang malalaki niyang isla ay jungle clad o heavily forested,
makapal yung kagubatan. Paano mo pamunuan to? Tapos ikaw, tulad ng Spain, napakalayo mo, libo-libong kilometro yung layo mo sa colony mo, sa kolonya mo na watak-watak, 7,000 isda, 100 mahigit ang salita ng mga tao. Magkaiba-iba yung salita, kultura, kabiasnan, magkawatak-watak yung mga isla, at ang layo mo. At iba-iba yung wika. So, ang daming challenge, no? So, paano mo pamunuan ang isang kolonyang ganun ang sitwasyon. No, ganun din ang Indonesia, Malaysia, paano sila napamunuan ng kanilang mananakop, no, mga Dutch, mga British, paano sila napamuno? Kung na considering na tulad sa kaso ng Indonesia, 17,000 yung islands, no? Ayan, so paano sila pamunuan? Naging challenge ko yan sa mga estudyante at siguro kailangan nilang tingnan yung nangyari sa kasaysayan kasi napamunuan tayo halimbawa ng mga Espanyol ng 300 taon mahigit. So effective yung kanilang paraan. So paano pwede ba nating i-pattern yun sa ngayon? Paano pamunuan ang Pilipinas ng isang leader na ganito yung sitwasyon? May sariling mga salita, watak-watak at hindi dire-diretso, hindi contiguous ang teritoryo, no? Iba-iba yung relihiyon, no? 100 plus yung salita, sinabi watak-watak yung teritoryo, no? At saka iba-iba yung mga pangarap. Bawat probinsya may sarili silang inclinations, may sarili silang pangarap, no? So paano, no? Halimbawa, ang Manila nangangarap maging industrial city, highly urbanized o international metropolitan city. Samantalang yung iba naman agriculture-based ang kanilang pangarap. May iba-ibang mga inclinations. Ang hirap, no? Ang hirap mapanatili ang ating bansang buo at hindi nagkawatak-watak considering yung ating geographical structure. At hindi lang yan problema natin. Problema din yan ng Indonesia, ng Malaysia, ng Brunei Darussalam. Ayan. So, matatandaan ko pala, isingit ko na isa sa ating mga naging solusyon ay ang mag-elect ng pambansang wika. Kung saan, iisa na lang yung gagamitin nating wika sa buong kapuluan at yan ay Filipino na nakabase sa Tagalog. Kasi Tagalog yung salita sa maraming probinsya sa Luzon at marami ding nakakaintindi ng Tagalog. So Filipino ang ating napili na nakabase sa Tagalog. No, pero pag sinabi mong Filipino, eh marami ding ambag ang iba't ibang wika tulad ng Cebuano, Ilocano. May mga ambag din sila doon sa wikang Filipino, no? Ayan. Southeast Asian found it easier to move by boat, no, between different areas, and it is often said that the land divides, the sea unites, and oceans that concern connected coasts and neighboring islands created smaller zones where people shared similar languages and were exposed to same religious and cultural influences. So ang karagatan ay nagbubuklod-buklod sa ating bansa, sa ating rehiyon ng Southeast Asia, no? Kung ano ang pagkawatak-watak ng mga kalupaan dahil nga archipelagic ay siya namang pagkakaisang dulot ng karagatan. Ang karagatan ay hindi naging balakid, bagkus ito ang naging sanhi ng ating pagkakaisa. No? At dahil dyan, umiikot ang mga influences at saka shared culture ng Southeast Asia. Mamaya, palawigin natin yung mga shared culture, shared experiences. No? Pero totoo yan,
no, ang Mindanao na nakaharap sa Indonesia ay dahil sa karagatan, sa celibacy na nagko-connect, no, sa Mindanao at sa Molucas at sa kaiba pang mga pulo ng Indonesia. Muslim ngayon ang Mindanao at maraming sultanate sa Mindanao, isang uri ng sistema political na na-adapt nila mula sa Indonesia. So yung sultanate ng Maguindanao halimbawa ay nag-adapt ng sistema ng pagpapatakbo ng pamahalaan sa kanyang kaharap na kapitbahay na Indonesia, yung sultanate ng Molucas, no? Sultanate of Sulu, ganun, no? Ni-inadapt nila yung pamamaraan ng kanilang kapitbahay kasi nga what the land divides, the sea unites, no? So, ganun din ang reliyon, no? Islamic na rin yung maraming lugar sa Mindanao, lalong-lalo na sa southern Mindanao, kaharap sa Indonesia, no? Ganun din sa mga wika, no? Halimbawa, ang Negros, kita na yung Negros, no? Ang Negros, sa kanyang western side, kanlurang bahagi, kaharap niya ang Iloilo, ang Panay Island. No, so ang mga bayan ng Negros na nasa kanluran ay mga Ilonggo, no? Sa eastern side naman kaharap ng Negros ang Cebu. Kaya yung mga Dumaguete, no, yung mga syudad, lungsod na kaharap ang Cebu ay mga Cebuano ang salita. So makikita natin yung mga isla ay pinagdugtong ng dagat, no? Kasi may dagat sa pagitan ng Cebu at ng Negros, may dagat sa pagitan ng Negros at ng Panay, no? Ang Negros na humarap sa Panay, Ilonggo ang salita. Ang Negros na humarap sa Cebu ay Cebuano yung salita, no? So pinagdugtong ng dagat, hindi pinaghiwalay, no? Yun yung mga ebidensya, no? At nung nandun ako sa Iligan, sa Northern Mindanao, maraming taga-Bohol na lumilipat sa Iligan at mismong yung support ng Iligan, nagtayo na ng parang waiting shed ang mga Boholano, no, para sa kanilang mga kamag-anak na papunta ng Iligan. So parang ang dagat ay kunti nagko-connect, no? Nung nandun naman ako sa Butuan, ang mga kaklase ko sa high school ay nag-aaral sa Cebu. Paggabi, pupunta sila sa Port of Nasipit, sasakay ng barko papatawid ng Cebu, buong gabi lang ang biyahe, kinabukasan nasa Cebu na sila, nakaka-attend na sila ng class kasi natutulog lang naman sila sa boat, nakakapagpahinga naman. So attend na sila sa class the next day. So sa Cebu sila nag-aaral ng college, no? At yung mga faculty naman ng school namin dati sa Aureus University na ngayon ay nag-aaral ng graduate school sa Cebu. So sa halip na maging balakid ang mga dagat ay ito pa yung naging highways, naging link. Yan. So tandaan nyo din na sa panahon ng mga Kastila, dahil nga sa magubat yung dadaanan sa Bulacan, papuntang Pampanga, gumagamit sila ng Manila Bay sa pagtawid, no? Ng mula Manila papuntang Bulacan, no, papuntang Pampanga. Tumatawid na lang sila ng dagat, Manila Bay, no? Kasi kung dadaan sila, mga ngabayo sila mula sa Manila papuntang Bulacan, papuntang Pampanga, eh malayo, masukal yung kagubatang dadaanan. The modern borders created by colonial powers, for instance, between Malaysia and Indonesia, do not reflect cultural divisions. Totoo yan, no? Totoo yan. Kasi bigla na lang silang nagpader itong mga foreigners. Yung Spain, pinader ang Philippines. Ito, Las Islas Filipinas, tinawag na Philippines. Yung Malaysia, may sarili silang colonizers, tinawag na Malaysia. Yung Indonesia, may sariling colonizers, no? Tinawag na
Indonesia. Pero actually, mga tao, culturally, isa lang. No? Malay. No? Philippines, culturally, isa lang. Philippines, Malaysia, Indonesia, culturally, isa lang. Para lang tuloy nagkaroon ng change ng cultural landscape kasi na-Christianize ang Philippines, na-Islamize naman ang Indonesia, Malaysia. But looking at our loops, our language, our way of life, isa lang. No? Isa lang. Similarity sa language, no? Yung Tagalog at saka bahasa, eh, halos magka-similar. No? Similar lang yung mga kultura. So, kahit na nahati-hati tayo ng divisions, no? Tingnan niyo yung picture ng hinati-hati. Pero actually, China yan, no? Paghati-hati ng China, ng mga foreigners, kahit parang pizza, no? Pinaghati. Kahit nilagyan nila tayo ng mga, ano, mga boundaries, and we call this Indonesia, Malaysia, we're Southeast Asian, we're Malays. We call ourselves one race, no? Liban na lang siguro sa mga Negrito race, yung mga Aita, no? Kasi physically talagang different sila and culturally talagang different sila. Sila yung ka-share natin sa Southeast Asia. Yung mga Manwa, mga Ita, Pinatubo Aita, Ati, no? Yung mga maiitim nating brothers na mga Pygmies, no? Ayan. So, sila yung ka-share natin sa Southeast Asia kasi meron din yan sa Andaman Islands, sa Malaysia, Indonesia. Meron ding mga Pygmies. So, sila yung ka-share natin. Pero all of us, Malays, no, regardless of how we were branded as Filipinos, we're branded as Malaysians, we were branded as Indonesians. Kahit na brand tayo ng particular names, we are all culturally almost no similar, no? Ayan. A second feature of maritime Southeast Asia is the seas themselves. Apart from a few deep underwater trenches, the oceans are shallow, which means that they are rather warm and not very saline. No? This is an ideal environment for fish, coral, seaweeds, and other products. So, as a Southeast Asian, we are maritime people. The seas themselves, no, becomes a very much part of our economic life. No? Doon tayo nabubuhay. Fishing, no, corals, no, and then seaweeds, no, halos no, doon tayo kumukuha ng pangkabuhayan sa karagatan, asin, no, pagkain, trade sa ibang bansa, sa karagatan dinadaan lahat. And that is a feature ng Southeast Asia, no? At of course, you know na other countries do not have access to seas. No? I remembered, meron akong estudyanteng Bhutanese, no, from Bhutan. At alam nating landlocked yung Bhutan between China and India. No? Wala siyang dagat. Kaya pagdating niya sa Philippines, talagang pearls ang hinahanap niya kasi ang pearls matatagpuan sa dagat at alam nila na sa Philippines maraming dagat. No? Talagang naghahanap ng pearls, no? Ayan. So, the seas did not only become part of our economic life, doon tayo nabubuhay, it's also a part of our cultural life. No, mga maritime people tayo, no? And natandaan natin yung lesson on barangays, no? Yung pinaka-present day barangay ay galing sa salitang barangay, which is a boat. At ginamit natin yun para ma-discover natin ang Philippines at maging settlements natin ang Philippines at Southeast Asia in general. We have got similar, no, boat building traditions in the whole of Southeast Asia.
So tandaan nyo, hindi ang mga Europeans ang nag-discover sa Philippines or sa Southeast Asia, kundi mga Southeast Asians like ourselves, no? Ayan. Hindi sila. Dumating sila very late na eh. Nauna tayo dito sa kanila. Okay. Though the seas in some areas are rough, the region as a whole, except for the Philippines, is generally free from hurricanes and typhoons. However, there are many active volcanoes and islands, and the island world is very vulnerable to earthquakes. Ang mga hurricanes and typhoons, mga bagyo ay nabubuo sa mababang bahagi ng Pacific Ocean, sa Southern Pacific Ocean. So pagdating niya sa South Asia, Southeast Asia, mataas na siya. No, pagdating niya sa Southeast Asia, mataas na siya kasi sa mababang bahagi siya, sa maiinit na waters mula sa South Pacific, no? Tapos as the world turns, nagko-Coriolis effect, no? Pagdating niya sa Philippines, sa Southeast Asia, mataas na siya. So sa Philippines na lang siya bumabangga, yung mga islands down south, no, tulad ng Indonesia, Malaysia, Timor Leste, Brunei Darussalam, kahit Singapore, hindi na matatamaan ng bagyo. Ang natatamaan ng bagyo ay Pilipinas lang at saka Taiwan, halos. Di ba na lang kung masyado mababa yung bagyo, no, tumatama ng Mindanao, no, once every 100 years halos, no. Northern Mindanao ang pinaka distant. Pero ang pinaka tinatamaan talaga is Visayas and Luzon, no? And then lalong-lalo na sa mga areas ng Bicol, kaharap kasi nila yung Pacific Ocean. Sila unang tinatamaan. So pero halos buong kapuluan ay may mga bulkan. So eto litrato to ng Glorieta Park sa Baliwag nung binagyo, no? Na nabuwal ang mga Nara trees, no, na matatanda na, no? Nabubuwal pa sila ng bagyo, no? Ayan. Okay, geography, o makikita nyo sa ating map ang mga crustal plates, no? Mga malalaking chunk of Earth's crust yan, no? Like the Philippine Sea Plate, no? The Sunda Plate, no? At saka itong Indo-Australian Plate, no? Ang Philippine Sea Plate ay isang chunk ng crust ng Earth na underwater, no? Yung sa Philippine Sea. Bumabangga yan sa Sunda Plate, bumabangga yan tulad ng ang boundary ng Sunda Plate ay Luzon. Kaya bumabangga yung Philippine Sea Plate sa Sunda Plate, yun yung nagsisilabasan yung mga bulkan tulad ng Mayon Volcano. Product yan ng banggaan, subduction ng Philippine Sea Plate sa Sunda Plate. No? So, pagka nagbabanggaan yung crustal plates ng Earth na yan, eh, earthquake ang result. No? Sa recent movement ay sa Taiwan. Ang daming na namatay at mga buildings na nag-collapse dahil sa pagbabanggaan ng mga plates na yan. No? At saka yung Indo-Australian plate naman, bumabangga siya sa mas stable na Eurasian plate, kaya nabubuo yung mga mountains ng Everest, no, sa north of India. Kasi yung buong India ay bahagi siya ng Indo-Australian plate na bumabangga sa Eurasian plate naman, sa Europe and Asian plate, bumabangga. Kaya nagkakaroon ng mga the tallest mountain in the world, no, ay nandoon sa areas na yan ng north of India, Nepal, Bhutan, no, and then mga areas above there, no, sa north of India, no. So makikita nyo yung dynamics ng Earth, no? Kaya nabanggit ko kanina sa start ng ating video ay
napaka paraiso ito para sa mga geologists at saka sa mga earth scientists, no? At saka sa lahat halos, no, yung region natin is a very very dynamic region. So characteristic of insular Southeast Asia are the chains of islands, the Malay and the Philippine archipelagos that have been formed along the boundaries of three crustal segments of the earth that meet there. Can you imagine? Three crustal segments of the earth. No? Parang ini-imagine mo yung earth na para siyang egg, tapos meron siyang mga yung hard part ng egg, yung white shell ng egg ay crusts. Tapos may cracks siya ngayon, no? So, three cracks, no? One crack is composed, one chunk of a crack is composed of one crustal segment, no? So, nagbabanggaan, no? Earthquakes and volcanic activity are quite common along the entire southern and eastern margin of Southeast Asia. Ayan, punta na tayo sa culture, no? Wala na tayong text ngayon, no? So nabanggit natin na Southeast Asia, no, the peoples had a maritime culture. Maritime culture. We are the masters of the seas. No, yung picture na yan ay Balangay, no? It is technically constructed, no? Soon, parang tinahiyan, no? And so that's very Southeast Asia, yung wooden peg, and then we sew our balangays, no? Yan. And we have a maritime culture. We harness the seas. No, we are masters of the seas, we are fishers, we are inter-island traders, and we are regional traders even. No, and some of these balangays were used for inter-island dynamics such as trading and slave raiding. No? Naghuhuli tayo ng mga alipin. Sa pamamagitan niyan, nagtitinda tayo, nagbibenta tayo ng mga products na local sa atin, wala sa iba, at ang local sa kanila, kinukuha natin, binibili natin, no? Through these boats. We are a maritime people, no? Ayan. That's our commonality. Wherever you go to Indonesia, you go to Malaysia, no? We are a maritime people. Okay. We are also in tropical culture, no? Mainit sa lugar natin. That is why we sport these light materials and cool materials such as nipa and then wooden houses. We do not go, hindi tayo masyado sa bahay na bato. Kasi nga napakainit sa ating rehiyon, no? Diba na lang doon sa Batanes kasi na-develop nila yung culture ng mga bahay na bato dahil sa chronic na exposure sa typhoon, no? So parang na-develop nila. Pero ang bahay na bato ay hindi para sa atin kasi dahil sa earthquakes, no? Nagkaroon ng earthquake dito noong 1645. Halos nawalop, namatay lahat ng mga Espanyol na nakatira sa bahay na bato. Kasi ang bahay na bato ay hindi fit sa ating earthquake na later yung sa earthquake, pero sa ating environment, sa ating geography na earthquake prone. Kaya ito yung ating mga ginagamit, no? Light materials at saka nipa, no? And then also dahil din sa init, no, init, mainit ang ating kapaligiran, no? Pag may bahay na bato ka, mainit 'yon.
ito ang nababagay. Liban pa dyan, ito yung available na resources. Maraming bamboo sa ating kagubatan, maraming nipa sa ating kanipaan, sa ating mga swampy, matubig na lugar, maraming nipa. At ito ang bagay na bagay, no, sa mainit na panahon. No, malamig na bahay kubo, maraming puno, kulturang-kulturang Southeast Asia. No? Itong sa gitna, sa baliwag ito, no? Itong sa kanan ay sa Calamba, Laguna. Itong sa kaliwa ay sa Dapitan, Zamboanga. No? Mayroon tayong common na architecture pagdating sa bahay kubo. Pero itong sa baliwag, medyo Hispanic na ito, mayroon ng silong at mayroon na siyang Spanish na influence, no? Pero all in all, no? All in all, ito yung ating kultura sa Southeast Asia, no? In fact, nung kinuha ko yung litratong ito sa baliwag, kababagyo lang, no? At nag-survive siya, nag-survive itong luma niyang thatched roof. Nag-survive, no? Meron daw paraan ng pagtayo ng bahay, paglagay ng mga bintana, kung saan makakasurvive siya sa typhoon. No, so naging ano natin, bahagi natin na magtayo ng material, na mga bagay na very much in harmony sa ating tropical culture. Okay. Also, no, sa ating chronic exposure sa earthquakes, no, nasanay na tayo. Lindol, sanay na. Hindi rin maganda na nagtatayo tayo ng mga buildings, no, sa mga particular na mga bahagi ng Pilipinas. Mayroon na identified na yan kung saan-saan. Kasi dahil nga sa lindol, no, maano tayo, very prone to lindol. No, tinatayang mayroong 20 na lindol na yumayanig sa Pilipinas at sa ibang bahagi ng Southeast Asia taon-taon. No? Tinatayang ganun. Tapos 2 doon, major. No? So, ilang araw pa lang, no? North of the Philippines, no? Nilindol yung Taiwan. Ayan. And kaakibat pa naman ng lindol ay tsunami, no? Yung malalaking alon. Para lang din yang sa bagyo, kaakibat ng bagyo ay ang storm surge, yung mataas na tubig na dumadaloy sa papaloob. So, nagbunga naman ito ng resilience. No? Very resilient yung mga Filipino. Culturally, kahit yung Southeast Asia, very resilient. No, nagbabounce back tayo every time may pagsubok, ang Southeast Asian people ay tumatayo agad sa kanilang mga paa. No? Very resilient. At saka nag-lead din ito sa ating religiosity, spiritualism. No? Kapag may bagyo, alam natin na pagsubok lamang ito, pagpapatibay ng ating paniniwala sa Diyos at pagtutulungan sa isa't isa. No, na-survive ng Philippines, ng Southeast Asia, ang mga lindol, bagyo, dahil sa kanilang close family ties, no, pagkakaisa ng pamilya, kamag-anak, nagtutulungan, no? At even nung recent COVID, no, masyadong nagtutulungan ang mga Pilipino, Southeast Asia in general, Indonesia, Malaysia, nagtutulungan, no, para ma-survive, no? At sanay tayo dyan kasi family-oriented yung Southeast Asia, no? Hindi tayo individualistic, no? Hindi tayo yung lahi na pagka 18 years old na hindi na kita obligasyon, umalis ka na sa bahay. Hindi natin ginaganon yung mga anak natin. Mas gusto natin na pag nag-asawa na yung mga anak natin, eh nandun lang din sila sa ating compound titira. No? So, iba yung ating kultura talaga. No? Dulot ito ng ating geography. No? Dulot ng geography natin. Naging resilient tayo, faith in God,
matibay ang ating paniniwala, maging Muslim man yan o Christian o Buddhist o ibang mga indigenous na mga paniniwala, very strong ang ating faith in God dahil nga sa ating geography, kasama sa ating geography ang mga pagdadanas ng landslide, earthquake, bagyo, no? Kaya din nagkaroon tayo ng close family ties, we help each other, we love each other, no? And nung COVID, no, we become more loving, more caring, no? And we think na para ma-survive natin ang mga pagsubok ay dapat tayong nagkakaisa, kung hindi man tayo ay iisa, ang kapwa at ikaw ay isa lang. No? Kung ano man ang gagawin mo sa kapwa mo ay ginagawa mo sa sarili mo. At kung ano ang ginagawa ng kapwa mo sa iyo ay ginagawa niya sa sarili niya. Kaya nga, kung tutulungan mo yung kapwa mo, ay tinutulungan mo din yung sarili mo. No? Kasi kahit anong mangyari, apektado ka sa nangyayari sa kapwa mo. Pag may namatay sa kapitbahay mo, hindi porket di mo siya kilala, eh hindi ka apektado. Actually, apektado ka. May nawala sa'yo. Alam mo man ito o hindi, may nawala sa'yo kasi nawala yung kapwa mo. No? Ayan. So, sa tingin ko, dito na muna tayo magtapos sa ating diskusyon sa kapuluang Southeast Asia. At sa susunod na video ay ang mainland Southeast Asia naman ang ating i-discuss kasama ang kanilang geografiya, kultura at mga zone, cultural zones. No? Maraming salamat sa inyong lahat at magandang araw muli. Sana may natutunan kayo sa video nating ito. Bye!